Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Nazareno ay sinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala kay Jesus, saan man nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sanayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat na makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po ang simula ng ating linggo? Kamusta po ang inyong nararamdaman? Marami ba dito ang may sakit? Isa sa mga kwento na hindi ko makakalimutan dito po sa simbahan ng Quiapo ay yung mga kwento ng pagpapagaling. Marami na ang pinagaling. Yung mga nagdasal, lumuhod o lumakad ng paluhod para sa kagalingan ng mahal nila sa buhay. Yung mga mahabang pila, makaakyat lang dito sa likuran noong normal pa tayo, mainit o maaraw, pagtsatsagaan dahil nga naniniwala tayo na kahit mahawakan lang yung bahagi ng imahin ng Nazareno ay gagaling tayo at talaga namang gumaling. Marami yung bago nagpa-check up, ooperahan na mamaya, nagdasal, lumapit sa Nazareno, gumaling na. Ganun yung ginawa ni Jesus noon at magpasa hanggang ngayon, ginagawa ng poong Nazareno para sa mga nananampalataya sa Kanya. Kaya minsan, mapapaisip tayo, bakit ngayon lahat tayo naka-face mask? Pag lumabas tayo, kailangan naka-face shield. Hindi na ba safe? Huminga? Kasi nakaka-suffocate na rin, no? Pero kailangan natin magsuot kasi parang talagang hindi na safe ang hangin. Dahil magkakasakit tayo. Bakit nga ba nagkaganito ang paligid natin? Kung ano-anong sakit, no, yung nararanasan natin. Minsan, baby pa nga lang, di ba? No? Baby pa lang. Kung ano-anong sakit na yung sasabihin ng doktor na may komplikasyon na. Minsan, nasa loob pa lang ng tiyan, mayroon na eh. Eh kung babalikan natin, no, sa kasaysayan, sa unang pagbasa, na ngayon ay binibigay sa atin yung unang apat na araw ng paglikha. Eh, ang ganda-ganda naman ng ginawa ng Diyos. Inaayos ng Diyos ang daigdig. Wala pa yung tao. Bukas pa natin maririnig yung tao. So, bago dumating ang tao, maganda yung daigdig, yung kalikasan. Wala tayong narinig at maririnig na nilikha ng Diyos ang virus. O kaya, sa ikatlong araw, gumawa ang Diyos ng sakit. Wala eh. Lahat pawang magaganda para sa tao. Maganda ang kalikasan. So ngayon, bakit tayo nagkakasakit? Magandang balikan natin, ano bang ginagawa natin sa magandang kalikasang ginawa ng Diyos para sa atin? Eh, tingnan nyo na lang, no? Sa paligid natin, wala naman tayong pakialam kung marumi yan o hindi.
Minsan, naiiwan na lang tayo dun sa, nung panahon namin, makakakita ka pa ng isda sa ilog Pasig. Nung kabataan namin, pwede kang maligo sa ilog. Pero ngayon, naabutan ko na burak, basura. Tapos magtataka tayo, bakit tayo nagkakasakit? Paano ba? Ikaw, bakit ka nagkasakit? Magandang balikan kasi po yun, no? Kasi minsan lagi natin sinasabi, pag nagkakasakit tayo, pinaparusahan ako ng Diyos. Isisisi natin sa Diyos. Pinababayaan tayo ng Diyos. Parang ganun, no? Pero baka pwedeng tingnan mo yung bagay na, bakit ka ba nagkasakit? Ano bang ginawa mo? Diba? Nagtrabaho ka ng todo-todo. Hindi ka nagpahinga. Ang dami mong bisyo. No? Kasi yung kabataan mo, sige lang. No? O eh ngayon, tapos, Lord, pinarurusahan mo ba ako? Eh, laging ang, yan, si Kristo, laging nandiyan dyan para ibalik yung ating dating sigla. Pagagalingin tayo, no? Aalisin ang ating mga sakit na tayo din naman ang may kagagawan. Kaya nawa po, mga kapatid, patuloy nating pagnilayan. No? Minsan may mga bagay na pag nagkasakit ka, forever na yan, nandiyan dyan. Kailangan na lang natin talagang mabuhay kasabay ang sakit na yan. Mabuhay na sa panahong ito, ang tangi nating pinangahawakan, Diyos lang ang makapagliligtas sa atin. Diyos lang ang makapagpapagaling sa atin. Kung lahat tayo mananampalataya dyan, baka sa susunod na buwan, pwede na nating unti-unting tanggalin ang mga face mask at face shield. Manalig lang tayo sa Poong Nazareno. Amen?